Yo, what's up na naman sa inyo dyan mga boss, amo, at welcome na naman po sa panibago nating video. Nandito na naman po tayo sa ating channel. At syempre kung bago ka lang sa ating channel ay ini-invite kita na mag-subscribe, mag-like or mag-comment sa ating mga video. At para lagi kang updated, syempre paki-hit na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat po mga boss amo. At ito na nga mga boss amo, no, ipapasok muna natin ang ating Suzuki GSXS 150 dito sa ating shop. At katulong natin dyan, walang iba kundi si Brother Ton, aka Ton Decals. Ayan, maraming salamat sa iyo bro, shoutout. So, umpisa na natin to mga bossing at huwag na natin patagalin. So, alam naman natin yung slider ay nilalagay talaga yan sa mga makina para maiwasan natin yung mas malaking damage ng ating engine sa mga unexpected accident. So, kaya maglalagay tayo ngayon yan, mga bossing. Napaka-simple lang naman. At tuturo ko sa inyo mga boss. Ako hindi naman ako professional sa pagkakabit nito, pero yung pagkakaintindi ko lang, no. So, dito tayo maglalagay. Ayan, sa gilid ng ating engine. So, kung makikita nyo mga bossing, meron pong kinakabitan dyan yung block natin. Ayan, diba? Ito. So, dyan nakalagay yung block. Chassis na po kasi yan. May mga nakikita po kasi yung slider na dito po nakalagay sa crankcase. No, nakatornilyo dyan, tapos nakausli yung slider. Ang pagkakaalam ko po kasi is nababasag po ito. No, yun ang pagkakaalam ko bossing, mga bossing ha. So kung may mga idea pa po kayo, just comment down below at pag-usapan po natin yan. So ang pagkakaintindi ko po kasi mga bossing, mas matibay po kung dito ko ilalagay yung slider natin. Kasi itong bakal na to ay chassis na po yan. No, kaya dyan nakakabit yung block. So, kung sa tibay lang pag-uusapan, mas maganda na dito natin ilagay yung slider kaysa naman dun sa crankcase. Yung iba lang po nakikita ko. Katulad nung sinabi ko mga boss, hindi po ako professional. So, kung may mga advice po kayo, just comment down below at pag-usapan po natin yan. So, eto, kaya nga gusto ko munang subukan sa motor ko para at least masasabi ko sa inyo o mapapakita ko sa inyo kung paano ko po kinabit yung slider natin. Napakadali lang naman po mga bossing, no? So isang tornillo lang yon. At ganoon din po dito sa kabilang side. Yan din po, meron din po dito sa kabila na isang tornillo lang din. Yan. So 14mm po yung nakalagay dyan. At ngayon kukuha na tayo ng ating slider na ikakabit dyan. So dalawa itong pinagpipilihan ko mga bossing actually. Ito yung slider natin na full alloy. At available na po yan mga bossing dito sa Amo Moto. Located po kami dito sa Purok 4, Barangay Santor, Malolos, Bulacan po mga boss. Kung medyo malapit kayo, pasyal lang po kayo dito mga bossing. Daan lang kayo, kahit tambay, pwede rito, walang problema. So ito mga boss, yung slider natin. So makikita nyo ito yung black na slider. At mukhang type na type ko rin yung black eh. Kasi parang napakasimple niya, pero napakastrong nung dating. Ayan. So actually, tatlong hati po ito eh. Na alloy eh. Deroskas po yan. Tapos ito naman yung blue. Ah, hindi siya full blue, no? May combination siya ng blue and black. Ayan po. Nalaglag pa yung tornillo. Pasensya na. So ayan mga bossing, no? Ayan na. Oh, diba? Ang ganda ng kombinasyon niya rin ng kulay. Blue at saka black siya. So ayan mga boss. Pero ang napili ko kasi na kulay is itong black. So ayan ang ikabit natin mga bossing at samahan niyo ako. At ito na nga mga bossing, yung napili nga nating color, yung black color na slider full alloy, na ikakabit natin yung magkabilaan. So, kuha lang tayo ng tools. Ang socket na para dito is 14mm po ang gagamitin natin. At napakadali lang yan mga bossing kasi isang tornillo lang po yan. Kaya isang mabilisan lang to. Let's go!
At ayun nga mga boss, nakabit na kagad natin itong nasa left side natin. So tutungo naman tayo sa kabilang side para makita nyo rin ang pagkabit dito sa kabila. So same lang yan mga bossing, katulad nung nasa kabila, ang bolt po niyan is 14mm. At isang tornillo lang po yung tatanggalin natin. Ingatan nyo lang itong nasa right side kasi meron po siyang washer sa gitna sa pagitan po ng chassis at saka ng block. So kapag tanggal nyo lang tornillo, i-check nyo kasi baka mahulog po yun at di nyo maikabit. At ayan na mga bossing, naikabit na natin ng maayos yung magkabilang side na slider natin na full alloy. At syempre bago natin kung ano-ano pa yung gawin natin dyan, linisan muna natin na maigi yung ating GSXS150. At sana nga huwag naman umulan. At ito na mga bossing, kayo nang humusga. At uuwi na mga bossing. Muli, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong araw na to. At syempre, kung nagustuhan mo naman tong video na to, please hit the like button. At kung bago ka lang sa ating channel, ay in-invite kita na mag-subscribe, mag-like, or mag-comment sa ating mga video. Muli, this is Toy and you are watching Amo Moto Vlog. God bless, ride safe, keep safe, bye!